At ako nga po ay isa rin sa napabilang na pinakabata at pinakagwapong kawani ng pamahalaan ng Muntinlupa. At eto na mga kapatid. Ako po ay isang ika nga, sabihin natin na kinakitaan siguro marahil ng ilang mga nakapaligid sa akin. Ang inyo pong lingkod ay napatalaga, no? Or sabihin natin in English, I was assigned in a very highly technical department. Uy, yabang, no? So, I assigned in a communication unit. Yun, naipasok na. At tuloy na natin. Grabe yung introduction ko, isang oras. At ayun nga po, no? Yun. Ako po ay buhat sa Public Order and Safety Office, kung saan ito ay nasa ilalim ng Office of the Mayor. Yabang mo na naman. Tatlong administrasyon na mayor ang magkakaaway, pero ang inyong lingkod, kahit na minsan, hindi po nasuspindi o natanggal. Pahingi ako ng blue jeans. Admin, paibigyan nga please. Thank you. Hindi po ako makapag-jacket eh, ha? Ayan, maya-maya po. Lahat po kayo bibigyan ko. So, ayun nga po, no? Ang Public Order and Safety Office, o tinatawag nating POSO, meron po tinatawag na unit, yung Intelligence Unit, Communication Unit, Rescue Unit, and Traffic Unit. And all of those operatives, all of those people belong to Public Order and Safety Office has a radio communication device that can be used without internet. Yon, naipasok mo rin. It can be used during their duties as traffic enforcer, ha? Across Muntinlupa City, mga kapatid. Spike TV, shout out. Kuya Mars 72. TC143, shout out po sa inyong lahat. So, pinagbuo ko pong pinagmamalaki, hindi katulad ng mga yung sabi, ako lamang ay taga-timpla ng kape nung ako'y nasa pamahalaan. Come on. So, ayun nga po, hanggang sa, hindi ko na ililita niya sa inyo, what would be the job description or functions of being technical communicators, no? Bibigyan ko kayo ng kaunting pahapyaw. How being control communicator works in a public. For example, there were, sabihin natin, there were an accident along the area of responsibility or AOR within Muntinlupa. And we are the one who make a decision of what would be the immediate actions or response that we needed to in a particular accident, in a particular calamities. But the problem is this. What if we use a cell phone that can communicate very important person or officers in the city? What if there is a typhoon that all the cell sites fell down during the typhoon? Diba? Mga kapatid, hindi po lingid sa inyong kaalaman, sa ating kaalaman. Kahapon lamang ay may dumating na bagyong Karding. Di po ba? Mayroong bagyong dumating na kung tawagin ay Karding. And we're so very thankful because of the Sierra Madre lessen the force of the Typhoon Karding.
Kung hindi po sa Sierra Madre, mga kapatid, baka ang dami pong na-damage. Diba? So in short, during calamities and typhoon, no, disasters, lahat po ng communication facilities, including internet, including cell sites, power supplies are all down in most affected areas. Regardless if you are belong to a first world or second world or third world country like Philippines, mga kapatid. All are down. Maliban po sa mga operatibang naiiwan sa pamahalaan, ano ang kanilang gamit na can stand alone na device without using any power lines, without any using cell phone frequencies, di ba? Or internet. That are all useless during and after calamities and typhoon or disasters. Ang huling maaasahan po ng lahat, as long as meron ka lang baterya, meron kang generator, lahat ng pasilidad sira. Katulad na lamang po, no? Kamakailan, nung isang araw, may nagmensahe sa akin, Kuya Bong, halos winipe out yung bahay namin sa bukid dito sa baryo. Kuya Bong, yung bahay namin ni Apong Kwan doon sa may baryo na ganun, sa baryo Matakla. Yung pong ano, no? So, may mga baryo kasi kung tawagin na ganun. Na-wipe out sila. Which particular sa may Lapas Tarlac, mga kapatid. Ang baha sa Lapas Tarlac, pagka umapaw yung Chico River, diyan sa may parting Nueva Ecija, kasi ang pagitan lang po ng Nueva Ecija at Lapas Tarlac, tulay lang po, tulay. Na ang nagpagawa, kung ako po'y hindi nagkakamali, ang ating pong pinakamamahal na naman, na Ferdinand Marcos, susko po naman, puro na lang si Ferdinand Marcos, kaya ang gigigil tong mga, di ba? Yes. Alam niyo yan, mga taga-Norte. Alam niyo yan. Alam natin yan, mga taga-Norte. Kahit hindi ka taga-Norte, kung ikaw ay nakapasyal na ng Ilocos, ng Baguio, ng Pangasinan, ng Lapas, ng Pampanga, yung kahabaan lang ng tulay na yun. Diba? Marcos na naman. Sus, nakaagigil na to si Marcos na to . Diba? Na hanggang sa panahong ito, mayroon silang mga alaalang naiwan na hanggang ngayon, maaari nating maipagmalaki, mga kapatid. O, ibalik na naman natin sa radyo. Dahil nga nabanggit ko, mga kapatid, sa panahon ng kalamidad, walang ibang naiiwan na gamit. Useless yan. Itong pagla-live ko, useless to, mga kapatid. Useless to. Walang internet . Kahapon lang gusto kong umakyat sa live ng aking mga kasamahan na collaboration ng Marcos Social Media Alliance. Hindi ako makaakyat. Bakit? Bagsak ang mga communication kahapon. Nag-attempt ako umakyat. Nalaglag din ako. Pero may isang tumatayo na naiwan na technology o device na maaaring magamit during calamities. Ito yung ibig ko sabihin na ipunto. Merong ginagamit ang ating mga enforcer, kapulisan o operatiba o otoridad hanggang sa huling kahit magkabagyo-bagyo o anuman. Yan nga po yung tinatawag naming radio.
No? At siyempre, ang paggamit po ng radyo, meron niyang kaakibat na tinatawag nating 10 codes. Hmm? For example, ang call sign ni Ima Rebecca Lagmay, sabihin natin si Lady White, o di ba, mga ganun. Ang code ko naman ay si Central. Lady White, Central Base. Yung mga ganun, di ba? Sasagot naman si Ima Rebecca, Central Base, go ahead, this is Lady White.